Apat na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanin natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay pahayag ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang ating tatalakayin. Pero bago mo na yan, alam naman natin sa Apokalipsis 21:8 ang lahat daw ng mga sinungaling ang kanilang bahagi daw ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kung ikaw po ay nagpapakalat ng kasinungalingan, at siyempre, hindi mo pinagsisisihan yon, alam na natin kung saan ang destino ayon sa Biblia, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si RMG Kaagila na as of recording may mahigit 6,800 followers na sa kanyang Facebook account, mga kababayan. E tanong, ano kaya ang paninira niya laban sa Iglesia Katolika? Kasi balita ko, tinawag niya itong Katoliko Colorum daw. Aba, eto, panoorin nga natin siya. Hello guys! Ayan, narito na naman ang inyong lingkod, RMG Kaagila. At siyempre, walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo dito sa aking ginagawang mga pagtalakay at pagbubulgar sa mga maling aral at kalokohan. Kalokohang aral ang Iglesia Katolika Apostolika Romana at iba't ibang mga reliyon. Sabi kasi ng ating mga kaibigan na mga Defensor Katoliko, kagaya nila Christian Ray Garcia, San Rio, ayan, Marco Evangelista, si Darwin Gitgano, si Eugene Gapo, at iba't iba pang mga Poncio Pilato. Ang sabi nila, ang tunay daw na Antikristo ay yung mga taong hindi naniniwalang Diyos si Kristo. O, aber, tignan natin kung sino ang totoong Antikristo. Pakinig kayo mga kaibigan at mga kababayan. Sabi ni Kristo, eto ha, sabi ni Kristo mismo, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ayon. Hindi niya sinabi na ako'y Diyos na nagsasaysay ng katotohanan, ha? Na narinig ko sa akin na Diyos. Hindi ho ganun eh. Kaya itong mga Katoliko Lorum na mga tagapagturo nila ay tinuturuan nila kayo ng mga kabalbalan, mga kaibigan. Kaya layasan na ninyo ang reliyong yan. Tama po ang desisyon ng napakaraming mga Katoliko na ngayon po ay Iglesia ni Cristo na. At ang iba naman ay nasa proseso na ng pag-Iglesia ni Cristo. Mga nagsusuri, mga dinodoktrinahan, at mga sinusubo. Ayan. Kaya mga kaibigan, huwag kayong masasaktan kapag sinasabi ko na ang Iglesia Katoliko Lorum ay isang malaking bitag ng Diablo. Kasi kung ano yung pinagbabawal sa Biblia, eh yun naman ang ipinagagawa. Baliktad ang utak ng mga tagapagturo. Ano ang katunayan? Sabi ni Kristo, ako'y tao. O ano sabi ng mga tagapagturo? Hindi, Diyos ka. Aba, grabe naman talaga itong manalista na ito. No? Grabe talaga kung manira, mga kababayan. Eh ayon sa kanya, Antikristo daw ang mga naniniwalang Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo. At nagbasa pa yan ng talata, Juan 8:40, na sinasabi dito na si Kristo daw ay isang tao
Ayan, yung tao daw na sa mga Hudyo ay nagsasaysay ng katotohanan ayon sa talatang ito. At meron pa siyang pahirit, sabi niya, kabalbalan daw ang aral ng mga Katoliko tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo at bitag daw ng Diablo ang Iglesia Katolika. Malaking bitag daw yan. Nako ha, grabe naman yan ha. E tanong, totoo ba itong kanyang mga akusasyon, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kabatid. Pundahan muna natin ang kanyang binasang talata, Juan 8:40, na si Kristo daw ay sinasabing tao. Ayan ha, tao daw si Kristo dito. E tanong, sang-ayon ba ang Iglesia Katolika na si Kristo ay tunay na tao? E alam naman natin ang sagot. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480, ganito po ang ating mababasa. Si Jesucristo ay Diyos na totoo at taong totoo at kaisa ng persona ng Diyos. Dahil dito, siya lamang ang kaisa-isang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Maliwanag po sa ating nabasa, mga kababayan, si Kristo ay taong totoo ayon po sa aral ng Iglesia Katolika. Ibig sabihin, naniniwala din tayong mga Katoliko na si Kristo ay tunay na tao, mga kababayan. Kaya hindi magagamit ang Juan 8:40 para sabihin si Kristo ay hindi Diyos, mga kababayan. Kaya nasa kanya po ang burden of proof, itong kanya Mr. RMG Kaagila, na patunayan na may mababasa sa Biblia na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Nasa kanya yung burden of proof, mga kababayan. E tayo, may mababasa tayo sa Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos. Direkta niyang sinabi yan. Pabasahin natin, kasi yung binasa niya, Juan 8:40, no? E yung babasahin natin, itong nasa Juan 8:12, ganito po ang ating mababasa. And Yeshua spoke again with them, and he said, I am the living God, the light of the world. Whoever follows me shall not walk in darkness, but shall find the light of life. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Sabi ni Kristo, siya daw ay tunay na Diyos sa mga kababayan. At dahil nga dito, sumusunod tayong mga Katoliko sa pahayag ni Kristo na siya ay tunay na Diyos din, mga kababayan. Kasi kung hindi ka naniniwala, eh hindi ka sumusunod sa Diyos. At kung hindi ka sumusunod sa Diyos, ayon po sa talatang ito, eh lumalakad ka daw sa kadiliman. Nako ah. Eh klarong-klaro dito, kung sino ang sumusunod kay Kristo na siyang tunay na Diyos, ay hindi lumalakad sa kadiliman kundi sa kaliwanagan ng buhay, mga kababayan. Ibig sabihin, ang mga naniniwala na hindi Diyos si Kristo, yung magkakaproblema sa mga huling araw, mga kababayan. Nako, kasinungalingan kasi, ang doktrina na hindi si Kristo tunay na Diyos, mga kababayan. Kaya sa sinasabi ito ni RMG Kaagila, palpak yung argumento niya. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, kawawa naman itong Aguilanatics na ito. O ngayon, ano pa kaya ang paninira niyang gustong sabihin sa Iglesia Katolika? O eto, ipagpatuloy nga natin siya. Kaya mga kaibigan, huwag kayong masasaktan kapag sinasabi ko na ang Iglesia Katoliko Lorum ay isang malaking bitag ng Diablo. Kasi kung ano yung pinagbabawal sa Biblia, eh yun naman ang ipinagagawa. Baliktad ang utak ng mga tagapagturo. Ano ang katunayan? Sabi ni Kristo, ako'y tao. O ano sabi ng mga tagapagturo? Hindi, Diyos ka. O, di ba? Ano pa? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. O ano sinasabi ng Katoliko? Hindi, sumamba ka. Ah, nasa aral Katoliko yan eh. Hindi daw nila sinasamba kasi ang mga ribulto daw ay paalaala lang daw. Eh, hindi totoo yun. Nasa katisismo po yan. Ang sabi, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod at sasambit line mo, sinasamba kita. O yun daw ang, sasambitin sa harap daw ng mahal na larawan. Ha? Mahal na larawan pa. Kaya, sobrang mali po ang turo
at doktrina sa Iglesia Katoliko Lorum. Ayan. Sana po sa mga susunod, subaybayan po ninyo ulit ang aking mga pagbubulgar. Ako po ang inyong lingkod, RMG Kaagila, at your service. Aba, grabe naman itong kaniyang pahayag na ito, mga kababayan. E ayon sa kanya, mga kapatid, isang malaking bedag daw ng Diablo ang Iglesia Katolika kasi tinuturuan daw ng mga paring Katoliko at ang Iglesia Katolika ang mga miyembro nito na sumamba sa Diyos-Diyosan. At sabi pa niya, hindi daw totoo na paalaala ang mga rebulto dahil nasa katisismo daw ito. Grabe naman talaga itong pahayag niya. E tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kabatid. Diyos-Diyosan ba ang mga rebulto na nakikita natin sa Iglesia Katolika? Pabasahin natin ang nakasulat sa 1 Corinto 8:4. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan ay mga larawan ng mga bagay na di totoo, mga kapatid. E ngayon, tanong ha, o sa mga naninira sa Iglesia Katolika, lalong-lalo na si RMG Kaagila, e tanong, ang crucifix at mga krus na may rebulto ng nakapakong Kristo ay larawan ni Kristo. E tanong, hindi ba totoo si Kristo dahil Diyos-Diyosan na ito? Base sa definition ng Diyos-Diyosan, ayon sa 1 Corinto 8:4, naku naman, mukhang hindi naman ganyan. Kung totoo si Kristo, ibig sabihin, ang crucifix, hindi po yan Diyos-Diyosan, mga kababayan. E halimbawa, itong rebulto ni Maria, larawan po yan ni Maria, mga kababayan. Para sa mga Katoliko, e tanong, hindi ba totoo si Maria? Nako. E kung totoo si Maria, ibig sabihin, hindi ito Diyos-Diyosan, mga kababayan. E mapapatunayan nga natin yan dahil inamin nga na isang Protestant author sa kanyang aklat na Harper's Bible Dictionary ni Madeleine Miller sa page 276, 1952 edition, ganito po ang nakasulat. All idols are images, but not all images are idols. Napakaliwanag po, mga kababayan, ng sinasabing ito at pag-amin ng Protestant author, mga kababayan. Kaya hindi po Diyos-Diyosan ang mga rebulto sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Ang mga rebulto sa Iglesia Katolika, hindi talaga Diyos-Diyosan, mga kababayan. Tapos yung pahayag niya, hindi daw totoo na paalaala daw ang mga rebulto dahil nasa katisismo daw natin ito. Hindi daw nila sinasamba kasi ang mga rebulto daw ay paalaala lang daw. Eh, hindi totoo yun, nasa katisismo po yan. Ang sabi, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod at sasambitlain mo, sinasamba kita. O yun daw ang sasambitin sa harap daw ng mahal na larawan. Ha? Susuriin din natin itong pahayang niya na ito. Ang tanong, ano ba ang opisyal na aral ng katisismo ng Iglesia Katolika patungkol po sa mga rebulto at larawan? Mamasahin natin ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ganito po ang sabi. Ang dangal na ipinatutungkol sa mga banal na imahen ay isang mapitagang larawan, hindi pagsamba na tanging uko lamang sa Diyos. Klarong-klaro po ng katisismo ng Iglesia Katolika, hindi po ginagamit ang mga rebulto para gawing pagsamba na ginagawa nating Diyos yung mga rebulto na yon. Klaro naman pala sa katisismo ng Iglesia Katolika na hindi po sinasamba na parang Diyos ang mga rebulto, mga kababayan. Ito lang yung masaklap, ano? Yung kaniyang mga ikinote, yung kaniyang mga sinasabi kanina, alam naman natin yan kung saan niya kinuha yan. Siyempre, ginagamit din kasi yan ng mga ministro ni Manalo at hindi na natin ipi-play yung mga video ng mga ministro ni Manalo. Ito yung ginagamit nila palagi, itong aklat na Katisismo, Tinagalog ni Padre Luis de Amezquita na isinulat noong 1955 sa page 81. Ito yung kaniyang sinabi, ayan, no, nakikita niyo sa screen, no?
kung luluhod ka daw sa tapat ng altar, magwiwika ka daw ng ganito. Yung sabi daw, sinasamba kita. Yung kanyang pinapalabas, yung salitang kita, it pertains doon sa altar na kaharap habang ikay lumuluhod. Yan nga yung ginagawa ng mga ministro in Manalo. Nakikita yung kanilang kinukot sa isa nilang video, no? Na hindi na natin i-play dahil kulang tayo sa oras. Tanong, base ba sa katisismo na kanyang ginamit bilang batayan, sino ba ang pinatutukuyan nung sinasabing sinasamba kita? Balikan natin yung aklat kasi yung sabi, sinasamba kita Panginoon kong Hesukristo. Kay Kristo pala tumutukoy, hindi pala doon sa rebulto mga kababayan, kundi kay Kristo. Kay Kristo mga kababayan, ako naman. Base sa katisismo, si Kristo pala ang sinasabihang sinasamba kita. Kaya ito talaga mga ministrong ito, mga manuloko sa kapwa. Kaya itong sinasabi niya, naku grabe. Ito talagang manalista na kolorom, mga manalistang kolorom. Busted! Yan! Mali yan! Naku, kolorom talaga ng mga manalista. Palpak. Talaga. Tandaan natin yung mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan at nag-iinsulto pa sa pananampalatayang Katoliko na kagaya ni RMG Kaagila. Good luck na lang sa kanya. Baka kung hindi niya pagsisihan yan, mapupunta talaga siya sa dagat-dagat ang naniningas sa apoy at asupre, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kabatid. At kung like ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kabulnok at ito ang Factbusters!